Mami, welcome back to my channel. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So mga kamami, sa umaga pong ito meron tayong pag-uusapan. Meron akong gustong i-maritest sa inyo about sa isang skincare product na napakamura na nabili ko sa TikTok shop sa halagang 25 pesos. Talaga pong maganda ang ibibigay niyang resultas sa ating balat. Pero, may pero po, syempre. Pero po, sa aking skin type po, ay hindi siya nahiyang. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nasabi kong hindi siya nahiyang sa akin? Pero bago po ang lahat, gusto kong ipakita muna sa inyo ang product na ito, mga kamami. Ito po ay si Bleaching Cream 4-in-1. Ayan po. Ito po ay 25 pesos ko siyang nabili sa TikTok shop. So, dalawa po ang binili ko para po hindi ako manghinayang sa shipping fee na aking babayaran. So, bakit nga po ba hindi nahiyang sa aking balat si bleaching cream? So, una pong ginamit ko siya nung dumating siya last week. Unang ginamit ko siya, first day na ginamit ko siya, okay po. Tapos yung second day, third day, nung nag-fourth day na siya, mga kamami, may kakaiba akong nararamdaman sa aking balat. Mahapdi po. Although, alam ko po na bleaching ito, pero siguro po yung hapdi na siguro normal lamang na yung bahagya lamang. Pero ito po ay naging mahapdi kahit hindi marami ang nilalagay ko. So, at pangalawa po, sobrang nag-dry ang aking balat. Opo, mga kamami. So, hindi naging komportable ang aking katawan or ang aking sarili sa pangyayari sa aking mukha. At laging parang may magaspang dito na kapag naman naghihilamos ako, tinatry kong alisin, hindi naman siya maalis. Hindi ko po alam dahil po ba doon nagpipil na ba ang balat ko or hindi. Pero ang limang araw ko po siyang ginamit, so yung pang limang araw talaga, hindi ko na matiis yung hapdi at saka yung sobrang dry niya pagda-dry. Pero wala naman po akong nakikitang pagbabalat kasi po kung may peeling po ito, yung micro peeling, makikita po parang may libag, di po ba? Kaya lamang po, hindi ganun ang nangyari. So, mahapdi siya at nag-dry ang aking balat. So, ito po ay ni-research ko bago ako nag-order. Marami po ang natuwa sa binigay na resulta ni bleaching cream. Ang gaganda ng kanilang mga mukha. Opo, mga kamami. So, doon ako nainganyo na umorder. Gusto ko siyang itry nang sa ganoon. Kung naging maganda ang feedback sa akin, ibabahagi ko po siya sa inyo para nang sa ganoon po ay makatulong din po sa mga may melasma, pekas, or kung ano man po ang gusto nating maalis na mga peklat sa ating mukha. So, ano nga ba ang ginawa kong solusyon, mga kamami? Ito po ang ginawa ko, mga kamami. Mga kamami, ang ginawa ko po ay bumalik ako sa dating DIY na ginagawa ko sa aking mukha. So, ito po si kamatis, tuwing umaga, mga kamami, inihiwa ko ito, tapos kinukuha ko yung juice niya, or kinukudkud ko po siya. Tapos, kukuha ako ng cotton, tapos, ito ang gagawin ko munang pangpahid sa aking mukha bago ako maluygo sa umaga. Opo. So, ibababad ko yung juice ng kamatis sa aking mukha ng 15 to 20 minutes bago ako maligo. After that po, mga kamami, kapag time na po na maligo na ako, maliligo na po, tapos magsasabon po ako yung hindi matapang na muna na sabon, yung walang kojic, para nang sa ganoon ay mapahinga po ang aking balat. So, ito po ay ginagawa ko na siya ng 3 days na po. So, meron akong nakitang pagbabago at pakiramdam sa aking balat. So, kaya ko po siya ibinahagi sa inyo. So, mga kamami, pagkatapos ko pong maligo, ang ipapahid ko lamang po sa aking balat ay sa buong araw ay sunscreen protection. Every 2 hours po, nagre-retouch ako ng sunscreen protection. Opo. Hindi naman po masyadong madami ang nilalagay ko. Yung eksakto lamang po na makover ang aking balat. So, sa 3 days na ginagawa ko, mga kamami, may nagbago sa aking balat. Nawala yung sobrang dry
at saka nawala po yung hapdi niya. So sa gabi naman po, heto ang aking ginagawa, mga kamami. Sa gabi naman, mga kamami, naglalagay pa rin po ako nito, pero meron siyang makakasama bago ako matulog. So sa gabi, bago po ako matulog, bago po ako maligo, ito po, pareho po ang procedure. Kukunin ko yung pinaka-juice niya, ilalagay ko sa aking face, hayaan ko siya ng 15 to 20 minutes. After po noon ay maliligo na ako. So after po, after ko pong maligo, mga kamami, ito po ang aking nilalagay. Binababad ko ang aking skin sa soothing gel, Lux Organic Soothing Gel Snail. Meron pong green nito kung alin po sa inyo ang hiyang. Sa bagay po ay ito po ay hindi strong ang kanyang ingredient, parang gel po siya. Ito po ang binababad ko sa aking mukha. Matagal ko na po itong ginagamit, kaya lamang po nahinto sa paggamit. Dahil nga po, mga kamami, sa marami akong nire-review yung mga skincare product at marami akong sinusubukan ng mga skincare product. So, hindi na ako nakabili ulit. Pero matagal ko na po itong ginagamit. 3 years na po. So, binalik ko siya ulit. Ito po ang ginawa ko. Binababad ko siya ng buong magdamag. Tapos sa umaga, maghihilamos ako. Ganon. Yun po ang ginawa ko. 3 araw ko na pong ginagawa. So, maganda naman po ang naging resulta niya sa aking balat. Nawala po yung hapdi. At saka nawala po yung sobrang dry ng aking balat. So, mga kamami, ito po ang na-experience ko sa paggamit ko ng bleaching cream 4-in-1. Pero ito po, kapag nahiyang sa inyo, mga kamami, talagang magandang maganda ang ibibigay niyang skin sa inyo, dahil nakita ko doon sa seller kung gaano kaganda ang kanyang face sa paggamit ng murang cream na ito. So ngayon, mga kamami, sana po ay may natutunan po kayo sa video ito. Kung sa mga po nagre-rejuve tapos medyo parang nasunog or parang hindi magandang naging resulta sa balat na dahil sa paggamit natin na rejuve. Kasi kung minsan, mga kamami, kapag hindi natin talaga alam ang tamang paggamit sa mga matatapang na mga skincare product, magkakaroon po talaga ng trouble ang ating balat. Kagaya ko po, hindi ko po alam kung tama po ba ang paglagay ko, or kulang ba, or nasobrahan ba, or talagang hindi lang nahiyang sa skin type ko. So, pwede po ninyo itong gamitin every night kung sakaling hindi na maganda ang naging resulta sa inyong balat. Try nyo lamang po, kasi hindi naman po, wala naman pong mawawala kung itry ninyo kung sakaling medyo nasunog ang balat ninyo sa paggamit ninyo ng mga matatapang na skincare product. Ito po ay nabili ko 119 pesos. Matagal na po ninyo itong magagamit. So, mga kamami, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito. At sana po ay nasiyahan kayo sa panonood ng aking video ito. Sana po ay makatulong. Kung meron naging problema na kagaya sa akin, sana po ay makatulong itong mga remedying ito na ginamit ko, mga kamami. So, mga kamami, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nanonood, kahit hindi po sila subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Pero, mga kamami, pakiusap po, kapag pinapanood po ninyo ang aking video, huwag po kayong mag-skip ng ads, kasi po ay malaking maitutulong sa aking video. Opo, mga kamami, mag-ingat po kayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!